Maging tapat sa ating partner, yan ang pinakaimportante sa isang relasyon, ang maging totoo at tunay sa isa't isa. Sa kwentong ito ay matutunghayan natin ang kwento ng pagtataksil at paghihiganti sa isang tao na inakala mo na makakasama mo na sa habang buhay. Subalit may kaganapan na hindi mo inaasahan na magagawa niya sa iyo. Yan ang kwentong ilalahad natin sa video ito. Kaya't simulan na natin. Si Casey ay isang babae na nakatagpo ng isang lalaki na minahal niya ng buong puso. Nag-propose ito kay Casey at inaya itong magpakasal, na sinuportahan naman ng malalapit niyang kaibigan. Masaya ang lahat para kay Casey noong mga panahon na yon. Maayos na sana ang lahat at mukhang wala namang problema. Nang biglang nag-ring ang cellphone ni Casey, dahilan para tignan niya ito. Ito ay mga mensahe galing sa ilan niyang malalapit na kaibigan. Inakala niya na baka nais lamang siyang i-congratulate ng mga ito dahil malapit na ang kanilang kasal. Pero ang mga mensahe na yun ay nagpabago ng lahat-lahat para sa kanya. Nakasaad dito na ang lalaking papakasalan niya ay hindi matinong lalaki kagaya ng nakikita at naiisip niya. Ayon sa kanyang mga kaibigan ay madalas nila itong makita kasama ang isang babae na kumain sa labas, at ito ay pinatunayan pa ng kanyang mga kaibigan dahil sa ilang imahe at mensahe na ipinakita sa kanya ng mga ito. At ang masakit pa kay Casey ay hindi niya alam na niloloko na siya ng kanyang kasintahan sa loob na ng ilang buwan nang hindi niya nalalaman. Ang lahat ng kanyang nalaman ay nagbigay sa kanya ng sakit na hindi niya maipaliwanag, lalo na't minahal niya ito ng totoo. Dahil sa mga nalaman niyang ito ay ilang gabi din siyang hindi nakatulog sa kakaisip, lalo na't ilang araw na ding hindi dumadalo sa kanya ang kanyang kasintahan. Madaming gumugulo sa kanya, naging bulag siya sa pagmamahal. Pero hindi naging dahilan ang lahat para iurong niya ang kasal nila. Lalo na't malaking pera na din ang nagastos ng kasintahan niya para dito. At napadala na din nila ang invitations sa napakarami nilang kaibigan na nagmula pa sa malalayong syudad. Nagpatuloy ang kasal. Lumakad siya sa altar at sinalubong siya ng kanyang mapapangasawa at humarap sa pari. Pero bago pa man simula ng pari ang seremonya ay naglabas si Casey ng cellphone at sinabi sa lahat na ninais niyang ang sandaling yon para makausap sila. Para sa mga kaibigan ko, kapamilya at ilang tao na nandito, maging sa iyo na akala ko ay totoo sa akin, wala lang kasal na magaganap. Matapos banggitin iyon ay binasa niya ang ilang screenshot conversation ng kanyang mapapangasawa at kinakasama nito na talaga namang nagpadismaya sa mga tao na nandoon. Mga mensahe ng landian, lambingan at kung ano-ano pa. Nakuha niya ang cellphone na lalaki ilang araw bago ito ikasal, na inakala ng lalaki noon ay naiwala niya. Ginawa niya ito para sana mapatunayan ang pagtataksil sa kanya nito, pero dahil sa kanyang nabasa ay ninais niyang maghiganti na lamang. Hindi alam ng lalaki ang gagawin, lalo na't nakita niya ang pagkadismaya ng lahat sa kanya, lalo na ang kanyang sariling magulang. Tumakbo ito sa kahihiyan ng walang nasabi na kahit na ano pa. Sa kabila ng lahat ay masaya ako kasi pumunta kayong lahat sa okasyong ito. Gusto ko matuloy pa din ang selebrasyong ito
kahit hindi na ito kasal. Ang gusto ko ay mag-enjoy tayong lahat at kalimutan ang nangyari. Sambit ni Casey sa lahat. Ang lahat ay nagsimula mag-celebrate at nag-cheers dahil sa paglalahad ng katotohanan at paglaya ni Casey sa kasinungalingan na nagpabulag sa kanya noon. Alam ng lahat na ang tunay na pag-ibig ay dadating sa kahit kanino man at mangyayari din yun pagdating ng araw. Hindi mo kailangang hayaang makulong ka sa pagmamahal na bahid ng kasinungalingan. Dahil mas masarap magmahal ng totoo na walang tinatago sa isa't isa. Hindi maganda na manloko ng kapwa, lalo na sa taong mahal mo. Ang isang relasyon na nabahira ng panloloko ay hindi nagtatagal. Kaya ugaliin natin na maging totoo sa taong mahal natin. Dito na po nagtatapos ang ating kwento, ang channel na nagbibigay ng saya, lungkot at inspirasyon sa iyong buhay. At ito ang Dunong TV Stories. Maraming salamat po. Bago tayo magtapos, shout out nga pala sa pinakamagandang comment sa ating last 3 videos. Ito ay sina